It's Binibining Pilipinas season, and yes, so malapit na nga ang finals ng Binibining Pilipinas 2023 competition. It will be on 28th of May, this month, right? So Binibining Pilipinas, medyo naglilo, medyo natabunan siya ng Miss Universe Philippines, pero yun na nga, pabalik ang Binibining Pilipinas, and malapit na nga, malalaman na natin kung sino ang mananalo ng dalawang Korona. Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Ruzabala, and today's video yun na nga, dalawang Korona lang ang ipapamigay ng Binibining Pilipinas. Well, hindi natin alam, baka meron pang madadagdag. Okay? So hindi natin sure kung merong bagong title o bagong crown na na-acquire ang Binibining Pilipinas. Hopefully meron, kasi sayang naman dahil 40 official candidates ng Binibining Pilipinas ang maglalaban-laban. So kung dalawa lang naman ang crown, maraming masasayang, hindi ba? So this is my personal picks para sa Binibining Pilipinas 2023. Bago ako magsimula guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin channel, baka naman mag-subscribe na kayo. And huwag kakalimutang i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na uploads. Okay, this is it. Binibining Pilipinas 2023, May 28, of course this year. Right, so dalawang Korona, sino ba ang mananalo ng dalawang Korona na to? Ang confirmed na title para sa Binibining Pilipinas will be Binibining Pilipinas International 2024, dahil meron pa tayong current na winner, na title holder ng Miss International or Binibining Pilipinas International na magko-compete hopefully this year. So mahaba yung magiging preparation ng magiging Binibining Pilipinas 2024 dahil 2023, first quarter, almost second quarter pa lang ng taon. Okay? And then, yung isa pa sa confirm is syempre yung Binibining Pilipinas Globe. Right, so alam naman natin guys na ang Binibining Pilipinas Globe or ang Miss Globe, ang mga pinapadala natin sa Miss Globe is either karaniwan mga morena, mga pinay na beauty, and nag-excel sila doon sa Binibining Pilipinas or sa Miss Globe pageant, right? Aside kay Maureen Monteng, na siya yung isa sa, or siya lang yata, hindi ko sure, i-correct nyo lang ako if I'm wrong, but I think she was the only one na talagang mestiza half nananalo ng Miss Globe para sa Pilipinas, right? So yun na nga guys, sino ba yung mga malalakas, sino ba yung mga pupwedeng manalo ng titles, at sino ba yung pwedeng pumasok sa top 16? Okay, so gumawa ako na akin top 16 based sa pictures, based sa mga videos, sa presentation dun sa parade and everything. Ito yung aking top 16. Okay, so medyo madami to be honest, 16, tapos dalawa lang yung crown or mananalo. And then, syempre, siguro mayroong dalawang runners-up. Pwedeng first runner-up and second runner-up. So, medyo nasasayangan lang ako dahil kung dalawa lang talaga ang crown na mapapanalunan, then 36 girls will be take your girls. And then, 4 will be the runners-up and the winners. Yun, ito na yung akin. Top 16 para sa Binibining Pilipinas 2023 beauty pageant. Unahin muna natin dyan, walang iba kundi si Tarlac City. Tarlac Katrina May Sese, to be honest, hindi siya ganun kaganda sa video. May X Factor. The next one, we have Batangas. She is Paula Alison Araneta. Alright, so I just love her beauty. She is more of like oriental, nice smile. The next one in my list is Albay. She is Isabel Bilasano. She is a speech pathologist. She is very intelligent. Okay, so she is one of the considered top favorite. Maganda yung katawan, matangkad. I don't like her actually nung una, nung nagpasa siya ng application para sa Binibining Pilipinas. She is actually really, really doing well. The next one is Angeles City. Of course, Mirhan Hipolito. Ever since Miss Universe Philippines 2021, she is one of my favorites. I just love that she has a very small face. Para siyang manika, morena, Filipina. She is one of my favorite, and it could be one of the title holders or maybe runner-up. Next, I have General Trias Cavite. She is an actress. Atasha Parani. So she is more of like oriental, Chinese ang itsura, na Filipinang oriental, na exotic. Basta maganda, may itsura, may dating si Atasha Parani. Okay, so she is from Cavite.
The next one is Miss Quezon Province. She is Angie May Manipol. Next on my list, I have Palawan, Angelica Lopez. Well, Miss Universe pa lang or Miss Universe Philippines pa lang, palaban na palaban talaga si Miss Palawan. Medyo na-o-okayan lang din ako sa kanya. Minsan, nagigili siyang parang si Miss Ambales. Parang nagkaroon sila ng team na sobrang aura to the max. But of course, she is sobrang palaban. The next one on my list is si Tarlac Province. She is Zeya Nessel Pala. Alright, so medyo hindi ganun kaganda yung katawan. But or overall, meron siyang appeal. Kung po pwede ba, mas maganda ba siya sa ganito o pa ganito. Yes, she is one of who pwede. Next one is Kalaokan. She is Yesli Cabanos. She is very modelless. Para siyang si Gazini Ganados minsan. Para siyang yung mga previous runners-up ng Binibining Pilipinas. Okay, so she is one of the strongest and she could be one of the winner also or runners-up. Okay, next on my list, she is from Cabanatuan, Nueva Ecija. She is Kiara Gail Gregorio. Next on my list, Camarinesur, Black Barbie Doll, ang tawag before. Pero medyo, to be honest, medyo tagilid siya sa list ko. Sobrang titit lang, naliliitan lang ako masyado sa kanyang katawan. I don't know, but she is one of my top 16. The next on my list is walang iba kundi si Miss Bulacan. Okay, proud Bulakenyo. Right, so Lorraine Hara, she has a very good life story. She was like, just like I said in my previous video, she was naulila siya when she was still young. And she has to stood up for her siblings. She worked abroad and now she has her own business. The next on my list, Laguna, walang duda, dentista, maganda, magaling din daw ito sa communication skills. Alright, so Laguna, super flawless, super parang model ng pampakinis. Next on my list, Bataan, second timer. Tingnan natin kung makukuha na ni Ana Valencia Lacrini ang highest title. Tingnan natin kung Binibining Pilipinas International o baka Globe. Right, last on my list is Naga City Bicol. She is Paulina Labayo. She has the resemblance of the previous Binibining Pilipinas contestants. It was 2007, I believe. Basta yun, Ajani something. Ganun yung parang dating. Medyo parang sa malayo, parang din si Maureen. Yung konting hawig lang. Para sa akin, bubbling up. So, nag-iisa lang yung bubbling up ko. But itadagdag natin si Nueva Ecija. Medyo naliliitan lang ako. But communication skills wise, pasok na pasok. The last girl para sa akin bubbling up, Miss Cebu Province, Joy Tacoron. Medyo nalalakihan lang talaga ako sa kanyang veneer. So medyo distracting yung kanyang veneer. Sobrang lalaki. But typical Binibining Pilipinas. Okay, siya yung mga talagang prototype ng Binibining Pilipinas. Sa yung beauty niya, yung parang mga modeless na Pinay, na supermodel in the past, ganun ang beauty niya para sila Michelle Arcangel. Who knows, baka siya pa nga yung manalo, but she is one of my bubbling up for this video. Alright, para sa akin top 10, wala iba kundi si Pauline Labayo o Paulina Labayo. Just like I said, she has a resemblance of the previous Binibining Pilipinas contestants or even Maureen, some merong angle. Next on my list is Angelica Lopez, right? So Palawan. She has the beauty of Filipina, Morena, Dusky, Sexy, Palaban. I have Jean Isabel Villasano from Albay. Sobrang galing magsalita, pero tingnan natin kung talagang kakabog comes finals na. And of course, Mirhan Hipolito, one of my top 10. I just hope na Mirhan Hipolito really play well comes coronation. Okay, so she is one of my favorite. Heavy favorite. Next, General Trias Cavite. She is walang iba kung hindi si Atasha Rain Parani. Tingnan natin kung mag-excel ba talaga siya comes finals night. She is one of the palaban din. Para hindi nga lang din ganun kaganda yung katawan. But let's see. Next on my list is walang iba kung hindi si Yesli Cabanos. Right? And then Bataan. She is Ana Lea or Ana Lacrini. So, tingnan natin kung siya ipapasok sa aking final favorite or final choice para sa crowns and runners-up. Right, the next one is walang iba kung hindi si Zeya Nessel Pala. Zeya Nessel Pala, so ito yung sinabi ko na maganda yung face, but hindi nga lang ganun kaganda yung katawan.
but pwedeng ilaban. Okay, so tingnan natin. Next on my list, walang iba kundi ang dentista from Laguna. She is, of course, Trisha Martinez. Just like I said, super soft ng skin, super flawless, pwedeng model ng pampakinis. And yung ngipin, of course, dentista. Super, super, super ganda ng ngipin. Next and last of my, in my list for top 10, walang iba kundi from Bulacan. She is walang iba kundi si Lorraine Jara. So tingnan natin, isa sa complete package po pwedeng i-improve, i-hone, ang tawag dito, meron siyang chance. Okay, so in case hindi siya manalo this year, po pwede pa siyang bumalik next year if talagang gusto niya sa Binibining Pilipinas or sa ibang beauty pageant. Para sa aking final 4 and para sa aking runners-up, 2 runners-up, pupili lang ako ng 2 runners-up and syempre yung Binibining Pilipinas Globe at Binibining Pilipinas International. Final 4, walang iba kung hindi si Miss Laguna, ang dentista, na super ganda, makinis, basta, alright, Miss Bataan, another mistisa, super mistisa, half, second timer, so tingnan natin kung siya yung mananalo, or runner-up. So, Miss Angeles City, alright, so Miss Angeles City, Mirhan Hipolito, makakapasok kaya as one of the title holder or runner-up. And then last and but not the least, para sa akin official of final 4, ang ating speech pathologist, Jean Isabel Villasano. Okay, so since this is my final pick or final picks para sa video na to, para sa Binibining Pilipinas, ang para sa aking Binibining Pilipinas International ay walang iba ko hindi si, she is Miss Bataan Ana Valencia Lacrini. Alright, so super ganda. Parang may pagkahana Arnold but may pagkakaiba ng konti. Medyo mas strong yung face ng konti. Super tangkat, super haba ng katawan, super haba ng legs. She could excel better than Hana. Alright, so but who am I to say that? Yun lang yung napipil ko. Siyempre, kung talagang gusto niya, pwede siyang mag-improve at makuha niya yung title. Para sa aking Binibining Pilipinas Globe, it is the time para mag-send tayo ng bagong morena. Okay, so Mirhan Hipolito, sa liit ng face, sa ganda ng katawan, medyo hindi ko lang bet yung kanyang lakad, but just like I said, who am I to say or to judge na ayoko ng ganitong lakad, etc. She is overall one of my favorite and bet para sa Miss Globe. So tingnan natin. Alright, so para sa aking runners-up, syempre, it's either first or second. Para siguro sa aking first runner-up, si Miss Laguna, ang ating dentista, and second runner-up, ang ating speech pathologist. So tingnan lang natin. This is just my personal opinion, personal observation, personal picks. This, I'm not part of the judging committee. But yes, yeah, so this is my personal final picks para sa Binibining Pilipinas 2023. Let me know your comment down below. Thank you very much for watching. Bye-bye.